Welcome to Stellar Network. Ako si Angelo, ang inyong bagong host. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Matapos lumabas sa Fast Talk with Boy Abunda sa kanyang ika-negatibo 53 karawan, Pebrero 14, 2024, si Chris Aquino ay nagpost sa Instagram upang linawin ang lahat sa mga sumusunod sa kanyang kalusugan. Nagsimula si Chris Aquino sa pamamagitan ng pagkumpirma na siya ay may mataas na panganib na magkaroon ng cardiac arrest. Ang kanyang caption, na inipublish ng ganun-ganun na lang, ay nagsasabing, "Oh, dahil sa church straws mayroon na akong cardiomyopathy. Ibig sabihin nito ay ang mga kalamnan ng puso ko ay may problema sa pagpapalakas ng dugo dahil sa pamamaga. At dahil sa pamamaga na yon, ito ay pagodin ang aking puso at magdulot ng pagkasira at sa huli, pakiusap magdasal kayo kasama ko, sana hindi tuluyang sumuko o mag-cardiac arrest." Humingi siya ng taimtim na panalangin, "Tulungan niyo akong ipanalangin ang aking mga doktor at mga nurse upang patuloy na gabayan sila ng Diyos habang sinisikap nilang pagalingin ako. Palagi akong naniniwala sa pagbabahagi ng katotohanan kahit gaano ito ka masakit sa inyo. Bakit? Dahil sinamahan niyo ako sa laban. Sana huwag tayong sumuko sa ating pananampalataya na nakikinig ang Diyos sa mga dasal ng buong tiwala sa Kanya." Nagpadala rin siya ng pasasalamat sa kanyang mga mahal sa buhay, at nabanggit ang posibilidad na ito ay maaaring maging ang kanyang huling kaarawan. "Kung sakali man na ito na ang huling kaarawan ko na ipagdiwang dito sa lupa, salamat Kuya Joshua Aquino ampersand Bimbi Aquino, isa pinakamahalagang pribilehiyo na mapili na maging ina niyo. Salamat sa aking mga kapatid sa kanilang pagmamahal, kabutihan. Salamat sa aking maliit ngunit napakalapit na bilog ng mga pinsan at mga kaibigan na nakipagbahagi ng kanilang buhay sa akin. Salamat sa inyong lahat sa pagpapatupad sa lahat ng aking mga pangarap noong ako ay bata pa." Nagdasal din siya para sa ilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan na hinaharap ang parehong nakakapangilabot na mga kalagayan tulad niya. "Pa-birthday niyo na rin sana, may ilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan akong nakikipaglaban sa napakahirap na mga sakit din, pakidasal diyan sila naman." Nagtapos siya ng kanyang post ng isang nakaaaliw na aral, "Gusto ko pa ring mabuhay, alam ko na laban sa akin ang mga pagkakataon, dahil ang puso ay hindi maaaring diktahan, ngunit sana sa tulong ng inyong mga dasal mabigyan pa ako ng kaunting extension. Kayo ay YMAY aking pagmamahal, iti walang hanggang pasasalamat. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na, masasabi nyo sa issue natin today. Feel free to comment your opinion. This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.